Ako po, marami pong umaabang sa ating abiso ngayong gabi. Abiso na po tayo sa bagong update sa Repatriation Recalibration Program. Ito na po. Naku, napakahalaga pong usapin ito, mga kababayan, dahil usapin po ito para sa mga gustong umuwi. Partner, gaya nga ng sinabi natin kanina, wala pa yung usapang papasok ng Malaysia. Ngayon, usapan muna tayo sa mga gustong umalis na ng Malaysia. Ito po, mga kababayan, abiso ukol sa bagong update sa Repatriation or Return Recalibration Program. Alam naman natin, mga kababayan, gaya nga ng binalita natin sa Kabayan News, ay in-extend, no? In-extend po ng Malaysia Immigration, ng gobyerno ng Malaysia, ang recalibration program na dapat sana, nagtapos na ng June 30. Dapat June 30 na lang ito, tapos na to. Tapos na itong usapan na to. Pero dahil nga gusto rin pong marami pa rin nag-a-apply, start po July 1, mga kababayan, 200,000 pa po ng mga illegals ang umaasa na makakapag-avail daw sila nitong Return Recalibration Program. So dahil doon, mga kababayan, napilitan po ang gobyerno ng Malaysia na i-extend ang recalibration program, ang labor at ang Return or Repatriation Recalibration Program hanggang December 31, partner. Hanggang katapusan na po yan ng taon. Or, hanggang sa matapos daw po ang pagbabakuna sa bansang Malaysia. So, matagal-tagal pa yan, partner. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan pa ang vaccination sa Malaysia, di ba? So, magandang balita yan. Alright, pasimula natin, partner. Pakibasa. Okay, matatandaan na unang inanunsyo ng Malaysia Immigration na palalawigin ang recalibration program hanggang sa Disyembre at 31 o hanggang sa matapos ang vaccination program sa buong bansa. Ayan. Okay, base sa pinakabagong abiso ng Immigration Department, simula ang ngayong araw, Hulyo 8, ngayon yan. Oo. Ang lahat ng mga overstaying foreign nationals sa Malaysia na nagnanais umuwi sa pamamagitan ng Return Recalibration Program ay maaari nang dumirekta sa KLIA-1, Recalibration Counter Level 3, Domestic Arrival Site. Alright, ayan po. Ha? Tama yung binasa ni Partner Ariana, mga kababayan. Yung pong mga overstaying po natin ng mga kababayan, yung mga Pilipino, ha? Na mga gusto pa po mag-avail ng recalibration program, ito na po ang bagong anunsyo. Hindi na po tayo kailangan pang mag-set ng online appointment para mag-apply for return recalibration. Okay, ano na po ang bagong abiso ngayon, mga kababayan? Mag-i-establish na po ng service counter ang Immigration Department sa Kuala Lumpur International Airport para po sa mga gustong mag-avail ng recalibration program. So, ibig sabihin, mga kababayan, pupunta na po kung kailan po yung araw ng inyong flight. Ha? Kung kailan po yung araw ng inyong flight, doon na rin po kayo mag-a-apply for return recalibration program. So, mabilisan na lang na proseso ito, partner. So, ginawa po nila yan, mga kababayan, dahil nga marami pong mga embassy ang nagre-recommend, ang nagsasabi po sa immigration po natin dito sa Malaysia na marami pa raw mga pendings sa kanilang mga kababayan na hindi pa daw naka-avail ng repatriation recalibration dahil sa lockdown. Kasi nga, nung June, marami mga may schedule nung June, last June pa, marami may schedule na hindi naka-avail dahil nga saradong immigration during lockdown. Pero dahil doon, mga kababayan, eto na po, hindi na po kinakailangan ngayon yan. Magandang balita po yan. So, pag araw ng inyong flight, pupunta po kayo diretsa doon sa service counter ng recalibration program. So, pakita natin yung sample picture, partner FG, nung ayan. So, ito po, no? So, ngayong araw po, nag-start po yung press conference po, kasama po yung Immigration Director General po natin, si Datu, Khairul Zaimi Daud. Ayan pong nakasalamin. Siya po ang ating director, Immigration Director General dito sa Malaysia. So, inumpisaan po nila yan ngayon, mga kababayan, meron na pong sariling service counter. Ayan, makikita nyo po, naka-flash po sa ating screen. Yan na po yung sariling service counter ngayon para sa mga gustong mag-avail ng recalibration program. Ayan ha. Alright, partner, ito na po. Mga bagong proseso. Ito na, ano naman yung mga bagong proseso ng pag-a-apply sa Return Recalibration Program? Merong pagbabago magaganap, mga kababayan. Number one po dyan, ayon sa Malaysia Immigration, hindi na raw po kinakailangan ng online appointment. Ito yung sinabi natin kanila. Walk-in na lang po ang gagawin nila. So pagdating nila sa KLIA, araw ng kanilang flight, punta lang sila doon sa service counter ng recalibration. Alright. And then doon na sila mag-apply automatic. Kahit wala ng appointment slot. Ayan ha, diretso na. Walk-in na lang talaga kung tawayan. Naka-highlights, walk-in only. Ayan ha, number two, kinakailangan pumunta sa KLIA-1 6 oras o higit pa bago ang araw ng inyong departure.
Okay, kunwari po, ang oras ng inyong flight ay alas 11 ng umaga. Okay, dapat po, madaling araw pa lang, partner Ariana, nandun na sila sa airport. Kasi marami nakalingin yung partner. Kasi marami pang nakapila eh. Diba? 6 hours o higit pa, sabi nila. Kasi po, kung nasa KLIA ito, 24 hours ito, partner, na mag-ooperate yung immigration doon. Kasi syempre, kahit madaling araw, may dumarating, may aalis, diba? So, 24 hours po ang operation po ng immigration dyan sa KLIA, ayon po sa kanila. So, kung ganun po ang example, no, kung kailangan 6 hours before your flight, or 8 hours o higit pa ng bago ang inyong flight, dapat nandun na kayo sa airport. Kasi po, para diretso ang inyong processing. Kasi maraming, hindi lang kayo po ang nag-a-avail ng repatriation and calibration. Okay. Marami po kayo, so pipila pa yan. So, kinakailangan po ng sapat na oras. Ayan, Marilu Fabros, yes, praise the Father. Dinidig mo ang aking dalangin. Alright. Nakapag-praise the Father na si Marilu. Ni Ma'am Linlin, kapartner, wag na munang umuwi. Sulitin na lang muna natin ang lockdown. Yan. Gina Noynay, nanonood si Nanay Ma'am Gina ngayon. Ha? Ganun din po, yung mga taga-Saba, yung mga kung kayo po yung uwi, galing Saba, mag-abel po kayo. Wag na po kayo mag-appointment. Ayan na po. Ha? Kung kayo po yung daan muna kayo ng KL, doon na kayo mag-apply ng repatriation, recalibration. At least wala na problema, partner, kasi yung iba na problema, walang recalibration dito sa amin. O, wala na po yung problema, wala na po question ngayon na hindi po kayo makauwi, partner, ha? Mga kababayan. Alright, number 3, partner Ariana, ano yung susunod? May kinakailangan magpakita ng negative RT-PCR test, RT-PCR COVID-19 test ang mga biyahero na hindi lampas sa 72 oras o katumbas ng 3 araw bago ang araw ng pag-alis. Ayan, ha? O, ayan po, yung mga nagtatanong, kailangan pa daw ba ng swab test? Ito na po, sinagot na po natin, number 3. Yan po ay abiso ng Malaysia Immigration. Kinakailangan po, meron po kayong negative RT-PCR, may nagtatanong pa rin, RT-PCR po ba o RTK? Eto na po, naka-highlights na po mga kababayan, RT-PCR test po ha, hindi po RTK, RT-PCR test po, 3 araw bago ang inyong flight, yung validity. Okay, 3 days before your flight. Okay, wag po yung bukas ng flight nyo, tsaka lang kayo mag-RT-PCR, hindi po yun pwede. Dapat po 3 days before your flight, meron po kayong swab test. Negative, syempre. Alright, partner, ano susunod? Paalala, tanging debit o credit card lamang o touch and go, yan. E-wallet ang tatanggapin para sa pagbabayad ng compound. Okay. Hinihikayat ng ahensyang mga kliyente na gumamit ng touch and go Oy. O e-wallet. Ayan po, posible naman po, mga kababayan, mostly sa atin yan, partner yan, may mga touch and go yan. Kasi syempre, yung mga sumasakay ng rapid KL, yung mga nagtitrend. Paano daw yung mga walang trend sa area nila? Ay ano na lang po, baka meron po kang ibang debit or credit card po dyan, mga kababayan. I-loadan nyo na lang po, di ba? 500 lang naman. Ayan po ha. So, hindi po siya tumatanggap ng cash. Dapat po, debit or credit card po ang kanyang kinatanggap. So, sana po ay makatulong po sa inyo yung impormasyon na yan. Alright, partner, ano yung last natin? Okay, ang halaga ng compound para sa RRP ay nasa 500 ringgit lamang. Ayan, may nagtatanong dito, ano po ba ang 500 ringgit? Yung pong 500 ringgit, Sir Joel Supremo, yan po yung inyong compound penalty. Okay, compound penalty po yan. Siyempre, kasama, mayroon pa kasi yung special pass. 100 dyan yung special pass. And then, biruin nyo, 500 lang, partner. Samantalang nung wala pang recalibration program, 3,000 ringgit po ang penalty. Pero dahil nga amnesty ito, ginawa na lang po nilang 500 ang compound. Hanggang kailan pa rin ito ka, partner? Kasi baka may magtanong, yung hanggang ngayon, yung recalibration, bukas mag-a-apply sila. Tama nga, mga kababayan, ha? Pwede na po kayo, start na po yan ngayon, nasa KLIA na po ang opisina ng immigration, no need na po mag-online appointment. Ha? Huwag na po kayo, kasi yung iba, nagsisend sa akin partner, nagsisend sa SMNA Malaysia page na, Sir, close pa rin po ang appointment. So, hindi na po, dahil kaya pala hindi nila siya tumatanggap ng, ano, ng aplikante, dahil ito pala yung bago nilang plano. May tanong ka partner si Nola sa Eugenio. Sir, kung full vaccination na po, or fully vaccinated, magpa-swab test pa po. Yes po, dahil wala naman po silang nirecommend na kung full vaccinated ka na, hindi na po magre-require. So, wala silang sinabing gano'n, so automatic, na kailangan nyo pa rin pong mag-submit ng swab test. Doon po sa mga may anak na baby, partner, may nagtatanong rin, may mga anak daw sila na baby, na 1 year old pa lang daw.
kinakailangan pa ba mag-apply ng recalibration? Siguro parang hindi na naman yung partner, no? Ang malaga yung nanay at tatay ang kailangan makapag-apply ng special pass, di ba? Ayan, Marilu Fabros, thank you po sa clear info, Sir Lester and Ma'am Ariana. Salamat din po, ma'am. Sana po eh, makatulong po ang mga impormasyon na yan sa ating lahat. Kung wala nang tanong, mga kababayan, kung meron po kayong meron pa mga questions na hindi po natin, wala nang tayong oras, alas-6 na po mga kababayan, pwede po kayong mag-message po sa aming SMN News page. Open po anytime, mga aming pong himpilan na sagutin ang inyong mga katanungan. So, mga hindi pa po mga naka-like, naka-share, naka-follow po sa ating Facebook page sa SMN News Malaysia, mag-follow na po kayo para lagi po tayong updated. Gayun din sa ating YouTube channel, mga kababayan, partner Ariana. Ayan na, mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel sa SMN Malaysia.